sila sa bahay nila. Welcome, everyone. Saan kayo nagsimula kung ano itong ginagawa niyo? Sa dami ng probinsya kung saan ako ng destino, hindi ko na matandaan. Baka naman, meron kayong natagaw. Narinig mo yung sinabi ni Ama? Tinatanggal na niya ako sa pamilyang ito. Anong kinasasin mo sa sabi mo? Diyan na si Juan sa loob ng bahay. Ano ba bang magagawa natin? May dalawang factory pa tayo na dapat imbestigahan. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Matututun din natin sa wakas ang ating aswang. Siguro mas mabuti na dito ka na tumira sa amin. Para mas tumibay ang pagsasama natin. Sigurado kong papapasukin na kayo dyan. Ako pa sa akin, huwag kang alis dito. Hoy, anong ginagawa niyo dito? Magde-deliver kami ng bulaklak para kay Mr. Joey Madrid. Walang Joey Madrid dito. Guard! Tol. Tol, ikaw pala. Gusto sana kitang kausapin eh. Pero pinalis lang ako ni Mr. Alejandro. Tol, pasensya ka na. May importante kasi sinabi sa akin ng tatay ko. Kaya ang gusto niya sana, kami-kami lang pamilyang nandun. Tingnan mo nga naman ang kapalaran eh, no? Dati pinag-uusapan lang natin ang mga tatay natin. Ito ngayon, ang tatay mo pala ang pinakamayamang tao dito sa bansa. Hindi ko rin nakalain, Tol. Hindi ko rin lubos na naisip na si Sir Samuel Alejandro pala ang tatay ko. Siguro naman, masayang-masaya ka na, di ba? Oo naman, Tol. Pero alam mo, ang meaning ko sa'yo, nung dati pinagkukwentuhan natin mga tatay natin, ingit na ingit ako sa'yo. Dahil ikaw kahit papano, kahit patay na yung tatay mo, nakilala mo siya. At alam kong pinagmamalaki ka niya. Kaya nga sana, Tol, sana dumating din ang panahon, ipagmalaki rin ako ng tatay ko. Hindi ko nga akalain na ibibigay sa akin kapalaran na to eh. Ingat-ingat din, Tol. Sabi nga nila, pag dumating sa'yo ang swerte, ang kasunod ang malas. Huwag ka mag-alala. Hindi mo ako naniniwala dun eh. Ito naman. Masyado mo sineseryoso, Tol. Biro ko lang sa'yo. Sige na. Mauna na ako. Kayo na pa ay pag-alagala sa loob, ah. Sabi niyo, magde-deliver lang kayo. Eh, boss, chief. Nahanap lang namin kasi yung taong pagde-deliveran namin ito, eh. Patingin niyo mga bulaklak niyo. Sandali na, boss. Sandali! Ano ba naman kayo? Lagi na lang kayo nagkakamali sa pag-deliver ng bulaklak. Bakit ba kayo dito napadpad? Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Ay, talaga hindi na mauulit, ha? Lagi-lagi na lang kayong ganyan. Sige na. Nalhinihin na sa tamang address at yung bulaklak kayo na pa hinihintay. Umalis na nga kayo. Opo, ma'am. Sorry po, ma'am. Sorry, ma'am. May pumunti. Pasensyahan nyo na, ho, ah. Dahil konsumasyon ho talaga yung dalawang yun. Pero apasakit ang ulo ko nun. Sige ho, ah, pasensya na ho. Dalawang yun talaga. Sige na, bilisan nyo na. Kael! Ano ginagawa mo rito? Kinausap ko na si Juan. Ano? Wala. Wala pa akong ginawa. Wala pa. Pinamukaan niya sa akin, lalo na ngayong gabi, na hindi na ako kasama sa pamilyang to. Na wala na akong kwenta sa mata ni Ama! Hindi ka, Ella. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Mahal kita, anak. Hindi ako katulad ng iyong ama. Gusto ko na siyang patayin. Gusto ko na patayin si Juan, ma. Hindi, anak. Hindi pa itong tamang panahon. Kailan, mas? Anak, akala mo ba hindi rin yan ang gusto kong mayari? Gusto ko nang patayin si Juan. Gusto ko nang patayin si Juan. Gusto ko bawiin lahat ng kinuha niya sa akin. Kung inaakala mo hindi yan ang gusto kong mayari. Anak, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, mas nahihirapan ako nakikitang inaago ng Juan na yan ang dapat mong kapalaran. Kailangan natin gawin ngayon. Get a grip on yourself.
Kailangan natin mag-ingat. Kailangan pagpilungan natin tumaigi. Nang hindi malaman ng iyong ama, nang hindi tayo mapahamak. La. Anak, napag-isipan mo na ba ang alok sa'yo ni Sir Samuel? Alam ko, iniisip mo kami. Pero Juan, para ito sa buhay mo, abot kamay mo na ang mga pangarap mo. Sige na. Tanggapin mo na. Karapatan mo yan bilang anak ng tatay mo. Kaela, anak. Trust me. Sinisigurado ko sa'yo. Magtatagumpay ang mga plano ko. Kung ano man yung pinaplano mo, hindi ba pwedeng gawin na natin ngayon na? Kailangan natin maghintay ng tamang pagkakataon. Pagkakataon? Bakit? Anak, hindi natin kayang labanan ng iyong ama na tayong dalawa lang. Kailangan natin ng suporta ng mga kalahi natin. Kailangan natin makuha ang kanilang simpatya. Mahirap ang iniisip mo, Ma. Masyadong komplikado. Mas madali kung papatayin ko na lang si Juan. Papatayin ka ng iyong ama pag nalaman niyang pinagtangkaan mong patayin si Juan. Pero na lang kung palalabasin nating aksidente ang pagkamatay ng paborito niyang anak. Kung ano man ang pinaplano mo ngayon, ang tawag mong gagawin. Naiintindihan mo ba ako? Kael. Perla, hindi ko po kayo kayang iwan eh. Kasama po kasi kayo sa mga pangarap ko. Sa maabang panahon na pagkasama po natin, kayo po ang tinuturing kong pamilya ko. Hindi na mabubura yun. Kapamilya mo rin naman kami. Masaya po ba kayo mahalis ako dito? Siyempre. Malulungkot kami. Nang sobra. Lalo na ako. Pero wala nang masasaya pa kaysa sa akin kapag nakita kitang kumanda ang buhay mo. Kapag nagtagumpay ka dahil naabot mo ang lahat ng pangarap mo. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!